makabuluhan at simple ang pagdiriwang ng Eagle Broadcasting Corporation sa kanyang ikalimampung taon. Nagsimula ito sa natatanging pagtitipon na dinaluhan ng mga kawani, news correspondents at coordinators di lamang dito sa bansa, kundi maging sa iba't ibang panig ng daigdig. Ito na rin ang pagkakataon para magkita-kita ang mga nagkaroon ng bahagi sa himpilan. Narito ang report ni Gerald Ranyes. Bahagi ng pagdiriwang sa pagsapit ng ikalimampung taong anibersaryo ng Eagle Broadcasting Corporation, nagtipon-tipon ang mga news correspondent coordinators mula sa iba't ibang bahagi ng bansa sa Luzon, Visayas at Mindanao, nakiisa sa natatanging okasyon ngayong araw sa tanggapan ng EBC sa Quezon City. Balaki ang bahagi na ginagampanan ng mga coordinator dahil sa lahat ng sulok ng Pilipinas at maging sa ibayong dagat ay may agila na nagbibigay daan sa paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Malakas na pwersa at napakalaking tulong ito sa ating broadcast network, sa Eagle Broadcasting. Tayong mga news coordinator, mga correspondents sa bawat bureau, sa mga bayan, sa mga probinsya, sa mga rehiyon. Ang totoo, hindi lang sa bansa natin, maging sa iba't ibang lugar sa labas ng Pilipinas. Isang karangalan naman para sa mga coordinator ang pagiging bahagi ng serbisyo publiko. Patuloy po ang aming pagre-recruit na sana po ay lalo pang madagdagan at mapasigla ang mga dati na correspondents natin. Tungkol sa pag-iimbita sa amin, una ay masayang-masaya ang aming damdamin kasama ang ating mga correspondent na naimbitihan kami sa ganitong mga okasyon upang gunitain ang ikalimampung anibersaryo ng himpilang Eagle Broadcasting Corporation o EBC. At kami po ay handang magserbisyo, maghatid ng serbisyong totoo sa ating himpilan. Dedikasyon sa pagtulong sa lalo pang pagpapalakas ng himpilan upang maipabot sa mamamayan ang makabuluhan at patas sa pagbabalita. Net 25 sa lalawigan ng Catanduanes na patuloy kaming tutulong sa ating istasyon upang lalo pang mapalakas, mapatibay ang ating pong istasyon, makaagapay sa mabilis na pagbabago ng ating kasalukuyang panahon. Masayang masaya po kami sa pagsapit po ng istasyon ng EBC sa kanyang ikalimampung anibersaryo. At nakabahagi po kami sa serbisyo publiko. At kami po ay lalong pagsisikapan namin ang paghahatid pa ng mga napapanahon at mga tamang balita para po sa himpilan. Ay nagbo-voluntaryo sila na mangalap ng mga balita at mga impormasyon na naibabahagi sa ating mga kababayan. Ito yung isang espiritu ng pagtutulungan, pagkakaisa ng mga Pilipino saan man sila naroroon. Dahil ang kanilang layunin, gaya din ng layunin ng himpilan, ay maipalaganap ang tamang impormasyon, ang tamang balita sa ating mga kababayang Pilipino, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa ibayong dagat, sa iba't ibang panig ng mundo. Kung wala itong mga kababayan natin na tumutulong, mahirap mag-confirm ng isang balita, lalong-lalo na kung ito ay nangyari sa isang remote area, sa kasulok-sulukan ng Pilipinas, na mahirap abutin ng internet, hindi naabot ng social media. Pero dahil dito sa ating mga kababayan na tumutulong sa pagbibigay sa atin ng impormasyon, mabilis nating nakukuha ang mga balitang ito at nakukumpirma kung totoo nga ba ito o hindi. Ay agad-agad naaamoy nila yung balita. Hindi lang naamoy, kundi sila mismo ang nakakakita. Kaya yung mga balita natin ay first-hand information, mga source natin, sapagkat sila mismo ang nakakausap nila yung mga tao na may kinalaman doon sa balita o mga otoridad. Hindi natatapos sa pagsapit ng 50th anniversary natin, kundi ito ang magiging lalo pang maging basihan o maging stepping stone, ika nga, na sa lalong pagpupursige natin na makapaglingkod hindi lamang sa himpilang ito, kundi pati na sa kapakanan ng sambayan ng kahayagan at patunay lamang na ang lahat ng pagtatagumpay at paglago sa loob ng 50 taon ay dahil sa patnubay at gabay ng Panginoong Diyos sa ABC na magpahanggang ngayon ay patuloy pa sa dedikasyon na makapaglingkod sa bayan. Maraming salamat po! Para sa Eagle News, Gerald Ranyes, I am one with 25.